Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for this tutorial, ituturo ko naman yung about riprapping works, paano mag-compute ng cement, sand and boulders. So na-experience ko na din tong trabaho dati. So kasama ko yung classmate ko na si So, shout out pala kay Engineer John Lawrence Magno. So, kasama ko siya sa OGT. And then, classmate ko siya noong nag-aaral pa kami sa college. So ito yung sample project na for riprapping works. So, part siya ng OGT namin. Okay, so i-discuss ko kung paano mag-compute ng number of cement, sand, and boulders. So using this Excel program, so madali na ma-compute natin. So take note of this. Stones ranging from 15 to 25 kilograms with at least 50% of stone weighing more than 20 kilograms and class E mixtures. So yan yung gagamitin natin sa so this riprapping works. So for example, mag-assume tayo ng dimension muna kasi paano yung paggamit ng Excel program na to. So height of riprap, so I considered 3 meters yung riprap. So yung foundation depth of riprap, so medyo malalim yung pwede gagawin ko ng 1 meter yan. And then yung top base of riprap, okay, so gagawin ko ng 0.5. And then yung foundation base sa riprap, so ito yung B. So nakikita natin sa figure. So consider ko na 0.6 yan. So yung length ng riprap, okay, So mga 30 meters. So makukompute na niya yung total side area and then the total volume. So using this volume, so makukompute na natin yung number of bags of cements. So ilan yung cemento na kailangan dito sa riprap na to, so given this dimension. So yung volume of sand, ito lang 17.1. And then volume of boulders, so ito 100. Okay, so dito ay naka-run off dito, ah. So pwede natin tong i-run off. Run off. Para fix yung volume natin. So yan. So kung ilan yung kailangan na delineator post dito sa top na to, so pwede mo ding bilangin. Okay. So given 30 length na riprap din ito is, for example, may spacing ka ng 1 meter. So, makukuha mo na yung numbers of delineator post. So, kailangan yung riprap natin is meron siyang whip hole. So, importante talaga may whip hole.
So yung details ng whip hole, merong geotextile felt here. And then yung kailangan din yung per BC dito is merong naka all around na gravel. Then yung backfill is dapat compacted. So pwede din dito kung para madali yung absorb ng tubig, so pwede mo itong gagawing perforated whip hole. So butas-butasan mo yung top ng whip hole, so dito banda, so para yung tubig ulan, so madali siyang papasok sa whip hole. So yun din yung mas okay na option. So ito, pwede mo na din kung meron kang plano ng riprap, so pwede mo na ng input dito. So yung height pala ng riprap mo is 3.5, and then the length is 35 meters. So yun, madali mo nang malaman kung ano yung number of cement, sands, and boulders. So dapat yung mixtures is class E, so para matibay. So that's all, and thank you very much for watching, and God bless.